Binary, welcome to my channel, Binary's Vlog. Kung sino po ang hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo and click the button bell para po ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. For today po, gagawa po ako ng tart or pie dough na napaka-simple recipe po. Napaka-konting ingredients lang siya. Gaya po ng flour, egg, salt, butter, at tubig lang po. Tapos po, i-bake nyo lang siya like 15 minutes ng half cook lang siya kasi pag nilagay nyo yung mga recipe na toppings na gusto ninyo, doon maluluto siya uli yung dough. So, hindi siya kailangan lutuin lahat agad-agad ng finish para hindi siya masunog pag nilagay nyo lang po ng toppings. Tara po, samahan niyo po ako, papakita po sa inyo kung paano po gumawa ng pie dough. Tara po. Ayan. Ako po'y muling magbabalik, yan. Kaya po nakababa yung camera para po makita niyo kung paano ko siya gagawin. Ito na po yung harina. Ito po yung ginamit kong harina, yan. Kailangan po be sure malinis po ang ating mga kamay para po malinis din ang ating papakain or kakainin, di ba po? Yan, let's start na po. Itong flour na po ito is 2 cups of flour po siya. Gawin nyo siyang mountain and then parang mayon volcano lang po. Yan, bigyan nyo ng space sa gitna. Yan, yan po. Tapos, lagyan niyo po siya ng pinch of salt. Konting-konti lang po. Na dagdag lasa lang po. Kasi pag madami, pag iodized kasi maalat siya. So, pinch lang po. Yan. And then, lagay natin po yung egg yolk lang. Yan, kung makikita nyo, egg yolk lang po siya. Wala yung puti niya. Yan, then lagay natin. Yan. Pagkatapos po, lalagyan natin siya ng tubig. 60 ml or to 80, depende sa ng harina. Ngayon po ako maglalagay muna ako ng 60 ml para be sure na hindi siya masyadong basang-basa. And then, haluin nyo po siya. Yan, sa daliri nyo. Hindi naman po ito kababuyan, no? Kasi ito naman po yung pwede natin gawin. Yan, kakamayin talaga pag dough sa mga pizza. Mahirap pag naka-gloves din kasi dumidikit. Kaya be sure po na malinis ang kamay nyo. So, be sure po na nahalo nyo na together yung tubig at itlog ng maayos. Yan po. And then, yan. Lalagay po tayo ng butter. Half cup of butter po. Hindi po siya melt. Okay po? Hindi po siya melt. Estimate nyo lang po yung half cup. Kung may pansukat kayo, sukatin nyo po. Pero ako kasi estimated ko na yung half cup ng butter na hindi naka-melt. Kasi pag sobra siya sa butter, magiging oily na masyado ang dough natin. So, ganito po siya. I-smash nyo siya ng kamay ninyo. Yan, paunti-unti. Tapos, tabunan nyo paunti-unti. Yan. Saluhin nyo na lang po para hindi masyadong messed. Kasi, natural lang yan maging ganyan. Yan. Yan. Hanggang sa mag-combine po lahat. Simple lang po siya, pero pag niluto nyo po siya to, masarap po yung dough niya. Depende yan kasi sa texture ng dough. Yan. Kaya po sa wood ako, mas komportable po kasi ko eh. Tsaka mas madali siyang linisin. So, nakikita po natin, no, na medyo okay lang siya. Pero, kailangan natin siya ng tubig ng konti. Kasi, nakikita nyo may mga powder-powder pa siya sa side. So, konti lang. Kaya po sinabi ko na 60 to 80 ml siya para be sure na, hindi siya basang-basa. Ngayon. E, pag binigla nyo naman yung 80, malay nyo sa harina. Depende po kasi sa texture ng harina yan. Gaya ko, inuna ko muna 60 ml. And then, nung nakikita kong hindi pa siya okay, so, dinagdagan ko siya ng tubig.
Yan, this, ito palagay ko okay na siya. Okay na siya sa tubig. So, hindi man umabot ng 80 ml yung akin. Like, 65 to 70 lang. Yan. Kaya po dito ko eh, mas madali siyang imasa. Yan. Pagkatapos po nito, irerep nyo siya for 30 minutes po. Pag natapos nyo, ibalot nyo po siya sa cling film. Pero, imasahin nyo muna po siya. Pasensya na kung gumagalaw ang ating camera kasi nakapatong din siya sa lamesa na the same na pinagmamasahan ko. Sandali lang po. At ayun nga guys, na-mold ko na siya. Hindi ko na naipakita kung paano ko siya prenes, pero ginamitan ko siya ng ganito. Rolling pin. Okay? Ngayon, nalagay ko na siya sa mold namin. Ito yung malaking mold namin. And then, lalagyan ko siya ng wrap paper, yung paper sheet para sa cooking. And then, papatungan ko siya ng mga beans. Just, I let you see mga kabalin. Ayan guys, nalagyan ko na po siya ng paper sheet. Ito po. At saka ng beans. Nilagyan ko yan pampabigat na beans. Kasi, pag hindi nyo po siya linagyan ng ganyan, is ano po, aalsa yung tart. So, hindi siya magiging maganda. Pero, pag meron po siyang ganyan, kung paano nyo siya nilagay sa mold, ganun din ang finished product niya. Ngayon po, kaya po ganyan yung mga beans, is dating use ko na yan. Yan ang palagi kong ginagamit. Hindi ko siya tinatapon, pwede nyo siyang ulit-ulit gamit hanggat pwede pa siya. And then, now, ilalagay po natin siya sa oven for 12 to 15 minutes lang. Yung pag nakita nyo po siyang light brown na, is tanggalin nyo na po siya half cook lang para pag nilagay nyo po yung toppings, hindi po siya masusunog yung tart pag pinasok nyo sa uli sa oven habang kasabay maluto yung toppings niya. At ang ano po, ang Celsius degree lang po niya is ano lang po, 170 po. Huwag nyo na po tataasan yun. 170 lang para po hindi masunog yung tart. Let's see, we put on the oven na po. Ayan po mga guys, kung makikita nyo, nasa labanan na siya ng oven, isasara ko. Kung may nakikita ka po kayo sa side na yon is my salmon, kasi po, yan ang gagawin kong toppings. Yan. Wait lang po tayo na 12 to 15 minutes. Ayan po, dyan ko lang siya nilagay sa 170 lang po para hindi siya masunog. Ayan. And then, ito po yung hahalo ko is spinach with salmon. Tapos, lalagyan po siya ng eggs and creme fraiche po. Yun po yung pinaka-topping. Okay, wait po natin ang finished product. Ayan po, nilagyan ko na siya ng toppings. Tapos, isasalan ko siya uli for 15 minutes para sa luto ng toppings. Ayan na po guys, tapos na po ang aking salmon spinach tart. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo. Thank you. Bye bye.